Hello! Ako si Ram at welcome sa panibagong video ng Matiklasan. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang mga formulas at properties ng triangles sa pagsusolve ng mga worded problems. Ang triangle ay isang polygon na merong tatlong sides at merong tatlong interior angles. So kung ito ay polygon na merong tatlong sides, tatawagin natin itong triangle A, B, C in symbols. At ang mga interior angles niya ay yung angles A, B, at saka C. At ngayon naman, ang mga sides ay kadalasang ginagamitan ng mga small letters. So kung ito ay angle B, ang opposite niya ay side B. Kung ito ay angle C, pwedeng tawagin natin ito na side C. At ito naman, side A. At dahil ito ay triangle, pag kinuha natin ang sum ng mga interior angles ng kahit anong triangle, ang sum ay equal sa 180 degrees. Pwede natin i-classify ang mga triangles according to sides. Pag ang tatlong sides ng triangle ay equal, ito ay tinatawag nating equilateral triangle. So kung halimbawa meron tayong triangle na merong sides na ABC at equal ang measures ng tatlong ito, ito ay equilateral triangle. At kadalasan ginagamitan natin ng ganitong simbolo na pare-pareho na tick marks. At dahil equal ang tatlong sides, pwede rin nating sabihin na yung tatlong angles nito ay equal din. At dahil ang sum ng mga measures ng interior angles ng triangle ay laging equal sa 180 degrees, kahit gaano kalaki o kaliit ang isang equilateral triangle, ang measure of each angle or each interior angle ay laging equal sa 60 degrees. Ang pangalawang uri naman ay tinatawag na isosceles triangle. Nagkakaroon tayo ng isosceles triangle if at least two sides ay equal. So dito, dahil equal ang dalawang sides na to, ito ay example ng isang isosceles triangle. At dahil equal ang dalawang sides, ang tinatawag na mga base angles, kagaya nito at ito, ay lagi ding equal. Samantalang scalene triangle naman ay isang triangle na walang equal na sides. So kung meron tayong triangle ABC ulit at hindi equal ang A sa B at sa C, then this is an scalene triangle. At pwede rin naman natin i-classify yung mga triangles according to the angles. Ang una yung tinatawag na right triangle. Nagkakaroon tayo ng right triangle if at least one of the interior measures 90 degrees. At kadalasan ginagamit natin itong symbol na to para sabihin na ang measure ng interior angle na to ay 90 degrees. Samantalang ang mga oblique triangle naman ay triangle with no right angle. At merong iba't ibang klase ng oblique triangle. Ang una yung tinatawag na equiangular triangle. So kung sa equilateral triangle, lahat ng sides ay equal, dito sa equiangular, equal lahat ng angles. Well, technically, ang equilateral triangles ay equiangular triangle din dahil ang tatlong interior angles ng equilateral triangle ay equal lagi. Ang acute triangle naman is a triangle having three acute angles. So, ibig sabihin, ang measures ng A, B, at C dito ay laging less than 90 degrees. Pero kung isa sa mga interior angles ay equal or greater than 90 degrees, ito ay tinatawag na obtuse triangle. So kung halimbawa ang angle A natin dito is greater than 90 degrees, pwede nating sabihin na itong triangle ABC na to ay isang obtuse triangle. At ito naman yung mga formula na pwede nating gamitin pag kinukuha natin ang area ng isang triangle. Pag given ang base at saka ang height, pwede natin gamitin ang formula na 1/2 base times height. So kung right triangle ito, ito yung nagsisilbing height or altitude natin. At ito naman yung base. Kung obtuse naman ang triangle at ganyan ang position niya, itong part na to ang pwedeng sabihin natin na altitude or height. Samantalang dito naman, ito ang posibleng maging height niya. Kapag given naman ang dalawang sides and unincluded angle between these two sides, ha, ang pwede natin gamitin ay 1/2 AB sine theta. Ito ay laging in terms of
degrees sa formula natin. Kaya kapag gagamitin nyo itong formula na to, make sure na yung calculator nyo ay nasa degree mode. So, paano gamitin? Kailangan merong dalawang sides and an included angle. Kapag tatlong sides naman ang given, pwede natin gamitin yung Heron's formula para makuha ang area ng kahit anong triangle. Yung S dito sa formula ay tinatawag na semi-perimeter or semi-perimeter. Semi kasi dinidivide natin sa 2 yung perimeter ng triangle. So A plus B plus C divided by 2 is S. At yun ang ilalagay natin sa formula na square root of S times S minus A times S minus B times S minus C. Kapag meron ka namang special case na equilateral triangle, pwede mong kaagad makuha ang area nito gamit ang formula na square root of 3 over 4 A squared. Ang A dito ay yung side ng triangle at kung mapapansin nyo, equilateral ito. So, lahat ng sides natin ay equal lang ang measure. Ngayon, subukan naman natin mag-solve ng mga worded problems gamit ang mga formulas na at properties na nasabi ko. Dito, the most common shape daw of a rock in a billiard game is an equilateral triangle. So, ito yung isang example ng rock, yung figure na nasa baba. At kung mapapansin nyo, pag naglalaro tayo ng billiards, ito yung ginagamit natin para maayos natin yung mga bola or billiard balls. Ngayon, we need to find the area that is covered by the inner dimensions of the rock below. At assuming ito ay equilateral triangle, equal lahat ng sides natin dito. Kaya pag nag-compute tayo ng area, anong pwede natin gamitin na formula? Yung area para sa equilateral triangle na square root of 3 over 4 times A squared. So, ang area ng triangle natin ngayon ay square root of 3 over 4 times 11.25 inches. Kasi ito yung measure ng isang side natin. Square natin yan. At ang area natin ay 54.80 rounded to 2 decimal places. At dahil area ito, inches squared ang ating unit. The Nishan Sahib is a Sikh triangular flag made of cotton or silk cloth with a tassel at its end. At ang Sikh or Sikhism ay isang Indian religion kagaya ng Hinduism at Buddhism. Ngayon, assuming na right triangle ang meron tayo dito sa figure natin dito, hahanapin natin yung area ng flag na to. So dito nakalagay na yung length nitong flag na to ay 150 centimeters. Habang ang height naman nito ay 90 centimeters. At anong pwedeng formulang gamitin natin para dito? Yes, 1/2 base times height. So dito, ang base natin ay equal sa 150 centimeters. So imumultiply lang natin yan sa 150 centimeters at sa 90 centimeters para sa height. Kaya pag ginamit natin ang ating operation skills in math, ano ang magiging sagot natin dyan? It's 6,750 cm squared. Ang wa ay isang traditional sailing outrigger canoes of the Caroline Islands. Ang Caroline Islands ay located sa Western Pacific Ocean kasama ng mga Micronesia group of islands. At ito ay dating tinatawag din na Nuevas Filipinas or New Philippines kasi under din ito ng Spain. Kaya nga yung wa ay parang vinta sa Pilipinas. Ngayon, ayon sa mga mananaliksik at sa Journal of the Polynesian Society by Edwin Doran Jr., ang mga wa ay may kadalasang sukat na sail na ganitong dimension. So dito meron tayong 21.6 feet. Dito naman ay meron tayong 24.8 feet at meron itong included angle na 53 degrees. Ito ay nabatay dun sa isang gawa na tinatawag na Wa Michael. Ito yung pangalan ng boat na yon. Ngayon, kung hahanapin natin yung area ng triangle sail dito, anong formula ang pwede natin gamitin? Tama, pwede natin gamitin yung 1/2 AB sine theta. Dahil dito, pwedeng ito yung gawin nating A, yung 21.6, di ba?
At yung B naman ay yung 24.8 feet. Lagyan din natin ng unit ito. At yung ating included angle naman, in this case, is 53 degrees. Now, all we have to do is to substitute these values in this formula. So, the area of the triangle is equal to 1/2 21.6 times 24.8 times sine 53 degrees. Kung gagamit kayo ng calculator, make sure na yung calculator nyo ay nasa degree mode para makompute niya ng tama gamit ang sine 53 degrees. Kaya ang final area ay 213.91 feet squared. Ang Bermuda Triangle ay isang misteryosong region sa western part ng North Atlantic Ocean. Sinasabing misteryoso ito kasi bigla-bigla na lang daw nawawala yung mga planes, ships at mga tao dito nang hindi nalalaman kung bakit. Now, with the given dimensions in the figure, we need to find the area covered by the infamous place. So, ang ginagamit kadalasan na reference para ma-determine yung Bermuda Triangle region, ginagamit na vertex yung Bermuda Island, yung Miami, at San Juan Island dito. So, kung ito yung side A natin, ito naman yung side B, at ito yung side C, anong formulang pwede nating gamitin? Yes, pwede nating gamitin yung Heron's formula. At pag ginagamit ang Heron's formula, kailangan muna nating hanapin yung semi-perimeter or semi-perimeter by adding the sides first para makuha ang perimeter. So, plus 954 plus 1,033 miles. I-divide natin ito sa 2. At ang value ng S natin ay 1,511 miles. At dahil meron na tayong S, pwede na natin i-substitute ito sa ating formula. At kung mapapansin nyo, sa formula natin, kailangan lang natin i-substitute yung mga values ng S. So, we have 1,511 here times 1,511 minus yung unang side dito, which is 1,035. Tapos, 1,511 ulit minus yung second side natin, which is 954 times 1,511 ulit minus yung last side natin na 1,033 miles. At pag ginamit natin yung calculator natin, ang makukuha natin ay 437,599.94 in two decimal places. At dahil miles ang unit natin, it's square miles. This time, meron tayong isosceles triangle that has an angle A which is 30 degrees greater than angle B. And we need to find all the angles of the triangle. Sa problem na to, let X be the measure of angle B. At dito nakalagay na yung measure ng angle A ay 30 degrees greater than angle B. So, kung ang angle B ay X, dagdagan natin ng 30 degrees, ito yung magsisilbing measure ng angle A natin. Pero kung mapapansin nyo dito, yung given ay isosceles triangle. So, ibig sabihin yung base angle natin na angle A ay equal sa another base angle na angle C. So, equal itong dalawang ito. Para ma-visualize natin, ito yung X. Ito naman yung X plus 30 degrees. At ito rin ay X plus 30 degrees. Ngayon, alam natin na ang sum ng lahat ng mga interior angles ng kahit anong triangle ay equal sa 180 degrees. So, ibig sabihin, pag in-add natin yung measure ni angle A, angle B at angle C, ito ay equal sa 180 degrees. Pero dahil equal yung angle A at saka angle C natin, pwede nating sabihin na kung ang measure ng angle A ay X plus 30 degrees, i-multiply mo sa 2 at kasama na yung angle C doon. At syempre, i-add natin ito sa X, which is the measure of angle B. At ito ay equal sa 180 degrees. Kaya meron na tayo ngayong working equation. All we need to do now is to solve the value of X.
So we have here x plus 2x plus 60 degrees. Kasi dinistribute natin yung 2 dito. Then we have 180 degrees here. Transpose natin yung 60 degrees sa kabila. At pag in-add yung x at 2x, ang nagiging sagot ay 3x. At ito ay 180 degrees minus 60 degrees. At magkakaroon tayo ng 3x equals 120 degrees. Ngayon, itong 3x at 120, pag dinivide natin both sides by 3, magiging x na lang dito sa kabila, at dito naman ay magiging 40 degrees. So, ibig sabihin, ang value ng x ay 40 degrees. Sabi dito, kailangan kuhanin natin yung measure ng mga angles. So, kung ang measure ng angle B ay equal sa x, therefore, ang measure ng angle B ay yung nakuha nating value ng 40 degrees. At sabi dito, yung measure ng angle A at angle C ay parehas lang, di ba? So, kung ang measure ng angle A at angle C ay x plus 30 degrees, therefore, if x is 40, 40 plus 30, the answer is 70 degrees. So, ayan. Pwede natin i-check yung sagot natin. Pag in-add natin yung measure ng angle A at angle C, dalawang 70 degrees yan. So, 70 plus 70, 140. 140 plus 40 degrees, which is the measure of angle B, is equal to 180 degrees. So, most likely, tama yung sagot natin. In a triangle, find the length of a side if the area is 40 squared units and the altitude to that side has length 10 units. So, kung magdo-drawing tayo ng triangle natin, well, hindi natin alam kung anong itsura talaga nung triangle natin, di ba? Pero kung maguguhit tayo, itong area ng triangle na to ay 40 squared units. So, unit squared yan. At sabi dito, kailangan nating hanapin yung length ng side. At ang clue natin, yung altitude daw to that side has length 10 units. So, ibig sabihin, kung ito yung, let's say, nawawala nating side, S units yan. Okay? Merong altitude sa side na to. So, kung ito yung altitude, syempre 90 degrees yan, diba? At 10 units ito. Itong altitude na to. So, paano natin masosolve yung missing side na to? Dahil involved dito ang area ng triangle kasama ng base at ng altitude, then ang formula na pwede natin gamitin ay yung 1 half base times height. Pero dahil ginamit ko dito ay S na, so ang formula natin ay magiging S times H over 2. So, pag sinubstitute natin yung 40 units dito, we have 40 equals S times the height or the altitude, which is 10 units divided by 2. Pag sinolve natin yan, 10 divided by 2 here is 5. So, we have 5S. And dividing both sides by 5, we all know now that S is equivalent to 8 units. At dito nagtatapos yung part 1 ng ating video. Kung gusto nyong ituloy yung ating discussion sa iba pang mga properties at worded problems about triangles, panoorin nyo lang yung susunod na video sa playlist na to. O kaya naman, pwede nyo namang i-type or i-search yung title at lagyan nyo lang ng part 2. See you sa susunod na video!